pinag-isipan namin na ipa-renovate to kasi bago din pumanaw yung mama ko last year, sabi niya na ipaayos daw tong bahay na to kasi marami nang sira, tapos parang pinaglumaan na, tapos parang madilim kahit maraming ilaw. So first step ng design phase namin is tinignan namin muna yung existing spaces, utilities sa site, at kinonsider namin yung iba't ibang orientation ng sun. Marami kaming dapat na i-consider kung ano yung i-retain namin that would fit the interest or personality ni ng client namin. Nakita ko yung post ni Engineer Ryan na may ginawa silang bahay. Nag-inquire kagad ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya kung anong yung planong gusto kong gawin. Ganyan. Ilang araw ulit, pinakita niya kagad sa amin yung architectural design. Tapos nagustuhan namin ng asawa ko. Kaya sinabi namin, sige. There's a lot to consider, but I think the most important one to consider is their convenience upon entering the restaurant. Let's get kami ng shell ng structure muna. Okay. Para makuha namin yung dimension. My very first impression when I saw the house, feeling ko ang daming mali talaga. Especially of the foundation. Kasi sa nakikita namin, parang tinipid talaga ni previous contractor yung mga materials. We really focus on reinforcing the existing slab. Kasi we've noticed that when you stamp the floor, napipil namin yung shakiness ng slab. Okay, so engineer, base sa column layout at saka yung beam layout natin, napansin ko na parang yung existing nila is ito, mataas yung span, luma na din yung reinforcement. So, ano kayo masasuggest mo? So, dito, sa gitna ng 5 meters span na beam, maglalagay tayo dito ng another beam. Using the I-beam, this area din, medyo mahaba dito yung beam, yung existing na beam. So maglalagay tayo ulit dito ng column kasi nga may mga added loads tayo sa taas. Project is really the coordination and yung communication between sa key people, which is yung project manager, yung architect, the engineer, yung foreman, tsaka yung mga tao, para hindi tayo madelay sa pag-execute ng kailangan natin scope na nagagawin. Ano yan? Open-close, ano yan? Wala may idea lang. So sa stairs, sir, ang gagamitin natin dito is yung 8mm na MSB. Paano yung beam dito, Junior? Parang distracting na saan? Yung pag-relocate namin ng stairs, hindi namin nakita na meron pala dong beam na nakaharang. So hindi siya pwede sa daanan sa staircase. Ginawa namin ng paraan, marami kaming trials and errors. Yung job talaga namin as architects and engineers is to find solutions.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Can make me blue. Ang laki talaga ng pinagbago. Kasi noon, sobrang dilim kahit maaraw pa, tapos na-on pa yung mga ilaw, parang napapagkamalan mo talagang nasa haunted house ka. Dati sa mga vlogs ko lang nakikita yung mga floating stairs, ganun. Para ding na-amaze ako na pwede din pala ako magkaganito. Part of our mission and vision to build homes and capture lives. Sana ma-appreciate nila yung transformation ng house from the old one, and hopefully they can make more memories dito sa bagong bahay nila. Nakaka-soft ng puso kasi part ka ng team na yun na ma-fulfill yung dream nila, yung dream house nila.